bumili ka ng sasakyan, number one brand sa Pilipinas, Toyota, tapos may issue, engine related pa, anong dapat gawin? Mamaya malalaman mo. Ryan! Hindi na bagong tugtugin yung bumili ka ng brand new na sasakyan, tapos may kakaibang sira. Tapos hindi ka pa sure kung sira nga ba o normal pala sa sasakyan na yun. Minsan, swertihan na lang. Pero, huwag ka maniwala sa swerte, kasi malas yun. Kung Veloz owner ka, malamang dumaan na to sa feed mo. Engine knocking issue. Medyo nag-trending to sa mga Veloz groups. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang experience ng isang Veloz owner at ang kanyang journey sa pag-resolba ng issue niya tungkol sa engine knocking ng kanyang brand new na Toyota Veloz. Ito si Marshall Pablo, isang kabataan, dropout ng college. Pero dahil sa online platform, nagkaroon ng success story pagdating sa pag-asenso. Bumili siya ng Toyota Veloz ng June 2022. May congratulatory post pa galing sa kanyang kaibigan. At mukhang happy naman siya kasi after 1 year, June 2023, may post ulit siya na walang sakit sa ulo, sakit lang sa bulsa. Paano ba naman kasi, nung March 2023, bumili kasi siya ng mga accessories para sa sasakyan. Nagpapogi. At nung August 2023, meron pa siyang post na naiakit niya ang kanyang Veloz sa Baguio, Benguet, Nueva Vizcaya, mula Manila. Kung alam mo puntahan niya mga lugar na yan, puro paahon at zigzag mga daan dyan. Kaya para sa mga nagtatanong kung kaya ba nito umakit sa Baguio, Benguet, Nueva Vizcaya, pwede niyong tanungin si Marshall Pablo. Yun nga lang, nung pagpasok ng 2024, January, meron siyang post na may fuel knock ang paggamit niya ng Petron. Naghahanap ka ba ng magandang engine oil para sa kotse mo? Liqui-Moly mo na yan! Tapos, Molygen, para the best, para sa longer engine life and lower fuel consumption. Sa technology na Molygen, sure na maximized ang engine performance and engine protection to the molecular level. Kaya para sa next change oil mo, Molygen ang Liqui-Moly mo na yan. Feb 2024, dinala daw niya ito sa Toyota Taytay kasi pinakamalapit. Fuel knock daw ang diagnosis nila. Tapos, meron ng reklamo ang kaibigan natin na may binayaran siya. Ang isip kasi niya, basta kapag under warranty, libre. Oh, basta usapang warranty. Marami tayong videos dyan. Pwede yung isearch na lang Real Ryan Car Warranty dito sa YouTube. At eto ang mga lalabas. Hashtag, alam mo ba, ang libre sa warranty ay labor tsaka parts kapag nakitang defective ang isang parte ng sasakyan? Kaya dito, kung ang cost ng fuel knock ay fuel, which is external cost kasi hindi naman gawa ng car brand ang gasolina, hindi ito pasok sa warranty. At kung may services na ginawa dito, may kasama ng charges. Bayad ka na. Sa experience ko, ang inspection fee kadalasan ay nasa 1K, more or less. At kaya siguro dahil naging 400 ay dahil binigyan na lang siya ng discount. Kaya sa episode ko, kung paano maging sulit ang kasa PMS, magandang isama ang ganitong katanungan sa PMS. Simplehan mo lang para libre. Pagdating sa March, binalik niya ulit sa kasa. May tunog pa rin kasi. Ganun ulit ang diagnosis. Tapos, ang kwento niya, nakakairita ma-experience yung fuel knock. At may paduda pa siya nung sinulat niya, akala ko ba basta kasa. Alam na nila kung paano solusyonan. At hindi mo alam kung totoo nga bang sinasabi. Kasi raw, paiba-iba. Next post niya, 1 week after. Pinakita niya yung actual unit niya. Tara, panoorin natin. Guys, ito naman nung nakadrive na. Naka-shift siya sa drive. Tapos yan. Talagang maingay yun sa may tensioner o sa may pulley. Sa may parang sa may belt.
maingay siya. Pag naka-drive sa may uphill na ganyan, kasalukuyan akong naka-drive, and yun, ganito yung ingay ng velos ko. Masarinig mo to pag nasa uphill ka. Ngayon kasi naka-uphill ako, tapos nakaapak ako ng konti sa... Nakaapak ako ng konti ngayon sa gas, and ngayon, malakas yung dinig ko. Yun. Yun. Grabe, lakas. Pagdating naman ng April, may bago siyang post na ganoon pa rin ang sira. Pabalik-balik na siya, wala pa rin solusyon. Para bang walang nangyari at may pahapyaw pa na yung mga foreman at technician walang alam. Okay. At DTI na lang ang bahala. Ano tingin mo? Pasok na ba to sa Lemon Law? Comment below. Tapos nagulat ako na matagal-tagal ko na rin palang ka-PM si Marshall Pablo. Tinanong niya yung splash guard ng sasakyan niya, humingi siya ng tip sa gulong, anong magandang gawin, mukhang napako daw siya. At 2022 pa lahat yun. Kagulong moment! Speaking of gulong, eto, fun fact. Hashtag, alam mo ba na isa sa comfort factor ng sasakyan mo ay ang gulong? Eto ang Kinto Tires, Japanese technology made in Thailand. Eto ang tires for driving comfort. Maborma pa. Tapos, etong 2023, December, meron na pala siyang PM tungkol sa fuel knock issue niya. Actually, very detailed siya mag-raise ng concern niya. Kung kailan nangyayari, etc. etc. Okay. So, bale, parang 3 times na siya pumunta ng CASA. Toyota Taytay, 1 beses, 2 beses sa Toyota Makati. Nag-tip pa ako sa kanya na ubusin yung fuel tank niya, tapos fill up na lang ng premium gas na magandang fuel brand. Kasi ang kadalasan na cost ng fuel knock ay low octane. March this year, nagtanong pa siya ng Toflong battery. Guys, kung magtatanong kayo kung saan pwedeng bumili ng Toflong, PM nyo lang Toflong Philippines sa Facebook para malaman if may Toflong ba na malapit sa area mo. Tapos sa convo namin, nag-update ulit si Marshall na may fuel knock pa rin ang sasakyan kahit nag-premium gas na siya. Eh galing na siya ng CASA at ano daw ang gagawin niya. Ang reply ko lang sa kanya, balik mo lang. By the way, para alam lahat ng mga viewers natin, aaminin ko, medyo masungit kung nabasa mo yung balik mo lang, di ba? Pero kasi, kampante ako na hindi big deal kasi Toyota. Eh kilala naman ang Toyota para sa reliability, warranty claims, at parts availability. Tsaka, ang makina na pinag-uusapan natin dito ay NR engine. Hashtag, alam mo ba na ito rin ang gamit ng Vios, Avanza, Yaris Cross, Light Ace. Gets mo ba? Sobrang tried and tested na itong makina na to. Kaya kung magka-problema man, sure na may pyesa or sa dami ng gumagamit, sobrang may experience na rin ang nag-aayos nito. Isang araw, sa isang post ko, hindi ko lang mahanap yung comment na nag-comment siya na nasa CASA pa rin daw ang sasakyan niya. Tapos, makalipas ng ilang araw, kinamusta ko siya at may meeting daw siya with technical team ng Toyota galing pa sa planta. Eh ako naman, nag-Japan ako. At pagbalik ko, nag-message sa akin si Marshall Pablo na okay na daw ang sasakyan niya. At may post siya ng May 7 na okay na ang sasakyan niya. Anong mga ginawa? Wala. Kasi normal lang pala ang sasakyan ni Marshall. Okay. Nakakatawa na nakaka-stress, di ba? Kasi 1 month, 2 weeks na sa CASA, dinagnose yung kotse niya. Na-stress si owner, na-stress lahat ng iba pang Veloz owners, napagdudahan ang technical team, may kamuntikang DTI concern pa ng para sa wala. Actually, hindi naman pala para sa wala talaga. Sa wakas, naging kampante rin si Marshall at iba pang Veloz owners nang nakaranas nito. By the way, eto pala isa sa pinakita kay Marshall, ang owner's manual. Ang nakasulat dyan, una, if your engine knocks, consult your Toyota dealer. Tapos, you may occasionally notice light knocking for a short time while accelerating or driving uphill. This is normal and there is no need for concern. So anong lesson ang makukuha natin dito sa experience ni Marshall? Una, huwag kagad idaan sa social media. Kasi sa sitwasyon nga na to, ang unang dapat gawin ay dalhin sa servicing dealer. Kasi
wala rin naman makakapag-diagnose sa'yo ng maayos online. Tsaka, hindi mo din alam kung anong klaseng tip pa ang mapupulot mo online. Pangalawa, mahinahon makipag-usap sa service advisor o warranty officer. Kasi at the end of the day, sila rin naman ang tutulong sa'yo. Kung ikaw ang nakasuot sa sapatos nila, mas magaan mag-extend ng assistance sa mababait na customer. Diba? Hindi yung pinagdududahan ka pa at pinaparinggan online. At pangatlo, maganda talaga sa kasa magpa-service. Kasi kung product defect nga ito, sure na wala kang gastos. Tapos, di ba kanina, sabi niya wala siyang tiwala sa warranty, pero napalitan na ng bago ang knock sensor niya. At nung itong huling pag-diagnose sa kanya, nakitaan na palitin na rin pala ang shocks niya, kaya napalitan rin. Parang na-reset yung biyahe niya para sa Baguio, Benguet at Nueva Vizcaya, no? At last but not least, sa kasa, hindi ka mamemekaniko. Dahil hindi basta pinapalitan ang pyesa at sinisingil, tapos may unit comparison pa. At dito, si Marshall naging kampante. At kung natatandaan mo nga yung tip ko kanina, na i-mention mo ang mga concerns mo sa PMS kasi may libreng check-up na kasama dito. Sana may natutunan ka sa episode na to. Kung meron, huwag kalimutan mag-like. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman, para parati kang updated sa mga relevant at informative car-related contents. Sana nakatulong! O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching! Peace!